Magandang araw sa inyong lahat mga kabatsas. Ngayon naman ay report tayo sa katatapos lang na round number 7 dito pa rin sa mainit na nangyayari sa buong mundo, ang Tata Steel Masters na ginaganap ngayon sa Y&Z. Dito ay sa bakbakan nila Super Grandmaster Wesley So and Super Grandmaster Gukesh ang talagang isa sa mga pambatong mandirigma ng India sa chess. Sa end part ng video, papakita ko sa inyo ang standing. Okay, tingnan na kagad natin, nag e4 dito si Gukesh, e5 naman si Wesley, knight f3, knight c6, bishop b5, Ruy Lopez, at itinira ang paborito niyang Berlin variation. At nag-anti-Berlin naman dito si Gukesh. Ayaw niya ng draw wish, gusto niya ng laban. Bishop c5, nag-c3, castle, d5. Nagpaluwag kagad sa sentro at capture, at nag-bishop c4. Dito mga kamatsyas, may trick kasi. Kapag hindi nag-bishop c4, may bishop takes f2 check, makakapture ang bishop sa b5. Kaya iniiwas talaga ang bishop dyan. Nag-queen d8, bumalik lang, at nag-b4, atake, bishop d6 lang, knight bd2, develop, at nag-h6, ayan, para maagang protection sa g5 square, at nag-rook e1, develop, rook e8, ganun din, nag-a4, a6, ayan, para protection naman ng maaga sa b5, nag-queen c2, angat lang, bishop e6, tapatan ng bishop, at nag-bishop b2, nawala sa talaan ng aklat mga kamatsyas, bagong luto ni Gukesh. Dahil sa mga nagdaang laban ang ginagawa dito, kinakapture ng bishop, rook takes e6. Yan ang simpleng palagi ang nangyayari. Pero dito, bago nag-bishop b2, queen d7 lang, rook e2 para magbabaterya sa e-file, bishop f5, inilihis ang bishop para mag-create ng pressure sa d3, at nag-rook a, e1, rook e7, ganun din naman, sasalubungin din naman sa e-file, at nag-h3. Ayun, hinatulan ng dubious move or risky symbol ni Stockfish kasi mas mainam daw ay bishop c1. Ah, talagang ayaw ng computer sa b2, no? Kasi unang-una, barado nga naman ang sariling pawn, yung diagonal. Binalik niya, oh, para dito nakakonsentrate, eh. Ayun, pero nag-h3, rook ae8, ayaw din naman ni Stockfish yan. Mas mainam daw, knight h5 kagad. Ah, sundot kagad sa f4 para may atake. Pero atin munang pansinin sandali, no? Paano kung mag-g4, doble yan, capturein lang. Pag kinapture, capture. Pag nag-king h1, may knight f4. Ayun. Okay, maliwanag, may atake sa e2 at may matchas na paparating na kapag nag-rook g1, queen h5 check. Obligadong haharang ang knight at buong-buong makukuha ang tore sa e2. Yun pala ang combo. Okay, kung mag-g4 lang. Ngayon, kung hindi man mag-g4 dito, maganda pa rin. Kasi lulundag na yung knight sa f4. Ayun, baka may mga sacrifice pa nga eh. Bishop takes pawn eh. Ayun pala, no? Ano kagad? Knight h5 pero nag-rook ae8 muna dito si Wesley at nag-knight e4. Ayan, inaktibo na ang knight sa gitna. Saka palang nag-knight h5 si Wesley, kumbaga parang may isang tempong huli, dubious symbol pa rin. Dapat naman daw dito ay knight takes e4, d takes e4, and simpleng bishop e6. Tapatan ulit ng hamon ang bishop. Okay? Computer ang nagsabi niyan mga kamatsyas. Pero balik tayo sa knight h5, sasalubungin na, pupunta na sa f4, at dito napilitan na si Gukesh mag-bishop c1 para pag lumundag dyan, eh talagang tatagpasin na yan. King h8, ayan, nag-prophylactic move muna si Wesley, pero slightly better ang evaluation bar, pabor kay Gukesh. Knight h4, inatake ang bishop, bishop e6, bumalik. Queen d1, hindi pinansin ang hamunan, queen d1 para may pressure sa knight. Queen d8 para may counter pressure din naman sa knight sa h4. b5, ayan na, inatake ang knight. Knight a5, pinowersa na, napakapture na si Gukesh. Rook takes e6, ayan, may simpleng threat. Knight f5, bishop f8, iwas muna. At nag-queen c2. Capture, B6. Ayan, talagang ganyan ng Berlin mga kamatsyas. Isa sa nature ng Berlin, may mga kunakunachi, mga positional. D4, na inip na si Gukesh. Kumbaga, ang tagal naman ng position na ito. Buksan ko na. D4, pero knight F4 ang ginawa ni Wesley. Pumasok, nangalikot, tiniret.
at nag-rock dito. Unang nahatulan ng bad move ay sa side ni Gukesh. Bad move daw mga kamatsyas, dapat daw ang tira, capturing na talaga pala yung knight, capture at ito ang continuation, magsi-c4. At pag nag-g6, d5, makikipagsabayan, rook e5. Pag kinapture to, wait lang mga kamatsyas ha, pag kinapture, capture, queen takes, g takes, at magku-queen takes f4. Pero interesting tong line na to, kasi torre sa 2 minor pieces, kontrolado e-file at okay naman ang pawn structure, no? Interesting to mga kamatsyas. No? Balik tayo. Pero dito kasi ang ginawa sa continuation, nag-rook e5 muna, tapos knight d4, bishop b4, knight f3, o yan, no? Countera ng atake. Rook takes, capture, pero kakapture sa rook sa e1, knight takes e1, and king h7. Okay, dito equal. Equal lang. Ibig sabihin, tama yung after knight f4, capturein na. Pero balik tayo sa nangyari talaga. Rook d2, biglang lumaki evaluation bar ng black at natumbukan ni Wesley ang good move na queen d5. Eksaktong-eksakto para din mapitas ang pawn sa b5. At nag-knight e3, atake sa queen, bumigay na ang isa pang pawn. d5, inatake, rook g6, pressure sa g2, knight g3, tinakpan. At nag-bishop c5, ayan na, para talagang magkatusok-tusok yan. May badya ng atake. Queen e4, another bad move by Gukesh. Dapat daw, knight e5, iwas, no? Pero nakaka-pressure kasi sa diagonal. Pero itong knight e5, pampatibay sa knight sa g3. Okay? Balik tayo, nag-queen e4. At dito, natumbukan ni Wesley ang napakagandang tira mga kamatsyas. Pakigess nyo po, simple lang yon. At sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa nakakita ng simpleng tira na yan, pero the best yung tira na yan. Bishop takes at nag f takes e3. Okay? Atin munang busisiin. Kasi pag f takes e3, unang-una bitin yung knight sa g3, di ba? Pero ano ba mangyayari kung ipang-capture ay torre? May knight c4. Si simplihan lang double attack. Oh, simple lang. Tapos, may exchange down dito ang puti. Okay? So, kaya pawn ang pinang-capture and nag-knight c4 pa rin si Wesley. Dapat naman daw dito ay knight takes h3. Mas mabilis, mas mabisa. Okay? Pag kinapture, rook takes, king h2, rook g5. Yan daw ang mas mabilis at mas mabisa. Knight versus bad bishop. May knight c4 pang paparating. Okay? So, yan ang mas mabilis. Pero nag-knight c4 dito si Wesley at nag-rook f2 naman si Gukesh. Talagang nawindang na si Gukesh, ano? Dapat naman daw, capturein na ito. Makipagsabayan na. Tapos ka-capture sa knight. Pero bakit hindi mo na kumapture dito? Ano meron? Bishop takes, capture, and c4, atake sa queen, queen c5 check, king h2, may atake pa, rook g6, at bishop e3. O, okay rin naman ah. Lamang pa rin naman ang black dito mga kamatsyas. O, pero mas gusto kasi ng computer yung mas ano talaga eh. Sureball eh. O, kinapture niya muna, rook a2, tapos knight d6, queen c2, e4. Pero kapansin-pansin na mas matangkad ang evaluation bar mga kamatsyas. Okay? Balik tayo, malupites talaga itong si Stockfish. Rook F2, balik tayo sa ginawang bad move na naman, knight D6. Dito ay sumuko na ang pambato ng India na si Gukesh. Bakit sumuko? Ano meron? Tineret lang naman ng queen ah. O halimbawa, pumunta sa F3 para may depensa yung knight sa G3. Magna-knight D3. Simple lang ang gagawin ni Wesley. Double attack. May fork eh. Resign. Okay, wala na. Kasi pag bumagsak na torre, yung bishop nakahiga sa C1, wala nang kabuhay-buhay. O, sabi nga ng mga veteranong player, wala nang haibo eh. Walang haibo ang posisyon mga kamatsyas. Talagang kung si Magnus ay sunod-sunod na natalo, si Wesley naman ay sunod-sunod ang pagkakapisa sa kanyang score. At ito na ang
Update after round number 7, nangunguna pa rin naman si Abdusatorov 0.5 ahead lang sa mga sumusunod na sina Giri, Caruana, Pragnananda, and Wesley So na may 4.5 points. So maganda na kalagayan ni Wesley. Aronian, 4 points. Ding Liren, Magsudlu, world champion, 3.5 points. Erigaisi, Rapport. Ayan, yan po pagkakasunod-sunod, ha? Kamer, Van Forest, and nananatiling na sa pinakababa si Gukesh. Wala sa kondisyon si Gukesh, mga kamatsas. Talagang kondisyonan lang din, ha? Okay, yan ang update after round number 7. Maraming salamat po. Sana natuto kayo at muli naglalambing. Pa-like and share ang video na ito. Pa-follow na ang ating Facebook page, Kamatsas. Pa-join na ang ating official website, kamatsas.com. At sa ating isa pang YouTube channel na English, I am space Rod Twinks, mag-subscribe na rin kayo. Maraming salamat. Kung kayo po ay may mga request pa na video, pakilapag nyo lang sa comment section below.